guys, kaya pala nagpalit ako ng yung recommendation rito is cross joint, kaya nagpalit ako niyan kasi kung makita nyo guys yung lumang cross joint ito, ayan o, basag na po sa same time na wala na po yung bearing nito, yung stick bearing niya. Tapos vibration, nagwiwiggle yung nararamdaman yung parang wiggle. So ito po yung nararamdaman ng isang driver pag nagdala ng sira na cross joint. So kailangan mapalitan guys kasi po pwedeng matanggal yan lalo ay pag nag-rap road kayo. So ramdam na ramdam po yan. Ginawa ko dalawa na kasi itong stick bearing guys, oh, sa loob. Yan o, mapapansin, nakikita nyo ba yung stick bearing sa loob. So ito yan guys. So ayan o, oh. Ito po pong stick bearing sa loob, oh. Mahaba po yan. Ayan. Ayan po. Ayan ito, nasa lapag na yan. Ito, ayan po yung mga stick bearing sa loob. So yun guys ay pagka naubusan ng grasa, nasisira po yan. Pero yung pinalit ko na cross joint ngayon guys ay meron siyang grease fittings. Yan po. Ayan, pang matagalan na. Pwede na siyang ilagyan ng grease, kasi ito yung una kasi wala siyang fittings, no. Wala siyang grease fittings. Ayan, no. So wala siya. So yung bago ngayon guys ay mayroon na siyang fittings, no. So, yun lang yung ano to. Kung advice ko lang sa inyo, ang mas maganda po nagpalit kayo ng cross joint, so yung may grease fittings na para maalaga sa grasa. Ayun. Kakabit na po natin to guys para maruntis natin maya maya. Para ma-advise natin yung customer na kung wala na siyang vibration saka sarangkada. Parang naramdaman niya kasi guys parang may pumapalag eh. Same time, maingay ito po guys pagka wala ng grasa. So sa kanya talaga, naubos na talaga yung stick bearing eh. Palagay ko yung pagka tumatakbo siya na ubos yung stick bearing niya. Ayan. Ayan guys, oh, basag pa siya. Oh. Dahil nga naubusan na. So pag ikot ng propeller, lumagitik yan kaya nabasag. Basag na talaga yan bago ko pinalitan. So guys, panoorin nyo guys at kakabit na natin. Ayun na nga, kabit na po natin guys. Kabit na po natin yan. Wait. So guys, ayan siya guys, no? Mayroon siyang apat na bolts saka nut dito. So ayan, kontrahan po yan. So ito po yung differential po. So konektado po yan. Dyan po nakakabit yan guys. So kung gusto nyo guys, kung mayroon kayong unit at gusto nyo magpalit pag nasira, so may grease fittings guys ang bibilihin yung ano, cross member. Ayan, napakadali lang po at baklasin saka palitan po to guys. Kailangan pukpukin lang, tatanggalin nyo lang tong lock tapos pukpukin nyo out pa labas. Huwag mong pukpuk pa palabas po guys. So pukpukin nyo dito para lumabas yung baba. Ganon din yung sa may kabila. Pupukin nyo rin dito para lumabas yun dito. Ganon lang guys. Ganon lang naman yung mapalit. So, ito kasi unit na to ay Nissan Navara. So, 4x4 po siya. So, mayroon isang propeller sa harap na maiksi saka maliit para sa 4x4. So, yung bumigay guys ay yung rear
dito po yung bumigay dito, yung dito po sa harap na rear. Rear dalawa. So yan, ito po yung bumigay dito, yung media. So ito po guys yung 4x4 niya, sa harap po. So ito po yung propeller guys, sa harap naman yan. Yung 4x4. So ito po yung sa may rear. So yan po. So yun o. Oh. Yan po. Dalawa din yung propeller dito guys ha, yung sa harap na to. Yan. Maiksi lang po yan. Yung sa 4x4. Ito po yung pinaka differential sa harap. Kasi nga naka 4x4 isa. So yan. So binaba ko na rin ng clutch nito guys eh. So yan, nagpalit na rin ng clutch to. Pang up road niya. Pinupunta niya kasi guys to sa bundok. So yun po guys yung propeller sa likod, malaki. So yun lamang guys, maraming salamat. Yun guys ah. Yun guys, maraming salamat guys sa panonood niyo guys ah. At yun na nga. At yun na nga. Guys, maraming salamat sa panonood nyo guys. At sana may natulang kayo sa pagpalit ng cross joint. So ganun kasi guys, actual kasi makikita mo yon. Pero kung hindi nyo makakita at hindi nyo masilip ang naramdaman po ng isang driver, medyo may vibration siya. Tapos pag sa arangkada, mayroon tumutunog. So, nagwi-wiggle-wiggle po yung ano niya, yung propeller niya, yung pagramdam niya. So, pag hinawakan niya yung sa cambio, sa may transmission, puro parang may nagwi-wiggle-wiggle siya. Possible dito sa cross joint. So, ganun nangyari na naubusan ng grasa kasi nga yung cross joint na inano natin, yung dati, wala namang fittings na grease. So, pabili nyo guys ay fittings, may grease fittings na cross joint para maalagaan sa grasa. Kasi yun ang nagpapatunay ng pyesa yung grasa. Lalo na pagka cross joint ang pinag-usapan. So yun guys, maraming salamat sa amin ito na kayo. At maraming salamat din sa panonood nyo. At kung hindi pa yun ang pag-subscribe, so please like and subscribe sa ating YouTube channel, Master Mitch TV. So guys, mag-comment kayo kung gusto nyo magpa-shoutout ha. Mag-comment kayo dyan. At sa shoutout ko kayo sa next vlog ko. Thank you.